Magandang good morning po. Welcome back again sa aming YouTube channel, Epic Mukbang. At sa umagang ito, bago tayo magtanghalian, tuturuan po namin kayo kung paano magluto ng pork caldereta with gata. Yan, sarap nito sa kanin, kakagigil. So, nandito po ang ating mga sangkap na ating gagamitin. Meron po tayo itong red bell pepper, sibuyas, bawang, siling pula para medyo maanghang, carrots, patatas, at meron din tayo ditong liver spread, tomato sauce, at narito ang ating gata. Yan, yan ang gagamitin natin. Meron din tayo ditong toyo, pamintang durog, at dahon ng laurel. Yan. Siyempre, hindi mawawala ang pork ribs. Yan. Sarap nito. So, ribs to ng pork. Yan. Sa episode na to ay tayo may makakasama. So, ang pangalan niya is si Nanay Delia. Siya po ay nagtitinda ng gulay. So, yun po, pupuntahan po natin. Pagkatapos po namin magluto, pupuntahan po natin sila doon sa kanilang tahanan. Yan. At kakain at sasamahan po natin sila kumain. So, paano po? Let the start the beginning. Ipiprito na po natin ang ating patatas at carrots. Lagay na po natin ang ating patatas at carrots. Yan po ang una namin ginagawa. Iniprito po muna namin siya para lumabas yung juiciness ng mismong gulay. Yan po, medyo okay na po ito. Bahagya lang po natin ipiprito, hindi po siya super duper fry. Ayan, alisin na po natin. Sunod po natin pipirituhin ay ang bell pepper. Ganun din po siya, slight lang po. Palalabasin lang natin yung parang yung sarap niya. Mas lumalabas po siya yung sarap ng mismong bell pepper pag piniprito po siya. Pero light lang po ah. Ayan, ganyan lang po. Ganyan lang po ang pagprito. Mabilis lang. Sunod po ay mag-isa na po tayo ng sibuyas at bawang. Sunod na po natin ang bawang. Lagi po namin inuuna ang sibuyas kasi yung bawang po mabilis maluto. Masusunog po siya kagad pag inuna. So may tendency na magbago yung lasa nung ating lulutuin. At yun na nga po, ilalagay na po natin ang ating pork ribs. Tandaan nyo po, pagkatapos mag-isa, ilalagay na po ang ating mga karne. Pagkatapos po natin halu-haluin, ilagay na, lagyan na po natin ng pamintang durog. Kalat po natin mabuti. Sumunod po ay toyo. At syempre po ang ating dahon ng laurel. Halu-haluin na po natin para kumalat po yung mga sangkap na ating nilagay sa ating karne. Yan, isang kutsa po muna natin ng gusto sa malakas na apoy. Bago po natin lagyan ng tubig. Ayan, okay na po ito. Medyo nanuot na ng gusto yung ating mga nilagay na sangkap kanina. At ngayon po, lalagyan na po natin siya ng tubig. Sapat na tubig lang po. Ayan, ganyan lang po karami para palambutin po natin. Takpan po muna natin siya. Ayan, papukuluin po natin ang gusto yan dyan para lumambot din po ang ating mga karne. Ay, tiyadyan na po. Makalipas ang 30 minuto, luto na po ang ating baboy. Pero ngunit, darap po at marahil subalit, hindi pa po yan ganun kalambot. Bali po, ang gagawin po natin ngayon ay ilalagay lang po natin yung mga ibang sangkap tulad ng yan, tomato sauce. Yan, Reno.
nalagay na po natin siya. Pagkatapos po natin ilagay, hahaluin na po natin yan. Para kumalat po ng gusto yung ating sangkap na ating nilagay. At pagkatapos po natin yung haluin, pagsamasamahin, tatakpan po natin siya ulit para malumambot pa po ng gusto yung ating pork ribs. Yan. Yan, naihalo na natin ng gusto ang ating sangkap. Tatakpan po natin siya ulit. Yan. At makalipas ulit ang 30 minuto, yan. Medyo siguro malambot na to. So ang gagawin po natin ay ilalagay po natin ang gata. Yan, bali yan po ang gata na aming ginamit. 40 pesos lang siya. Coco Mama. Pero pwede rin kayong gumamit ng mga ibang gata, lalo na yung coconut talaga, no? Yung pinipiga. Pero to kasi para mas madali. Yan, tapos haluin na po natin. At pagkatapos po nating haluin, ay pakukuluin lang po natin to. Lulutuin po natin ang ating gata. Mas the best po dito kung gagamitin natin yung ano, yung talagang pinipiga. At ilagay na rin po natin pala ang ating sili. Yan, konti lang para may kurot lang po tayo ng anghang. Kasi baka pag sobrang dami, hampas na ng hanghang. Hampas na ng anghang, hindi na po kurot. At yan na nga po, luto na po ang ating pork caldereta. Ilalagay na po natin ang yan, ating mga gulay, patatas at carrots. Yan. Sarap na nito, grabe. Siguradong mapaparami ng kain si Nanay Delia. Yan, ilalagay na rin natin syempre ang bell pepper. Yan. Kalderetang kaldereta na. Yan o. Oh my. So, kanin na lang ang kulang yan. Let's go! Masigit na daan na to. Dito po tayo dadaan para mapuntaan po natin ang ating pagpibigyan ng ating iluto. At yun na nga po, pupuntahan na po natin ang ating pagbibigyan ng ating niluto. Yan. Sana magustuhan nila, no? Sigurado yun. Nakakagigil sa kanin. Ang sarap, sarap eh. Sa kanin. Yan po. Paano yan? Dito na tayo. Nanay Delia, see you soon. Ito na. Ang tignan dito po. Ang tignan dito. Ayito na po, ang secret, ano? Ano ka nila, ha? At tapos na po kami magluto. Andito na po kami sa bahay ni Nanay Delia. So, ito po si Nanay Delia at ang kanyang anak ko na si Omeng. So may isa pa po siyang kapisan na anak, si Dennis po. So ngayon ang makakasama lang po natin ay silang dalawa. So bago po tayo kumain ay manalangin po tayo. Salamat sa biyayang ito, mahabagang pambulusan. Ito po si bilakas sa aming katawan at tataglayin. Tatanggapin po namin sa pangalan po ni Jesus ang dakilang tagapagligtas. Amen. So kain na po tayo! Na ito po yung request po ni Nanay Delia. Bali si Nanay Delia po pala ay nagtitinda ng gulay. So, noong isang araw, nakita ko po siya, tinanong ko po kung ano pong ulam ang gusto niya. Bali, ito po yung request niya, caldereta. So, pinagluto po namin siya ng pork ribs caldereta. Sa Nanay, magustuhan niyo po ang luto namin. So, ito po. Kain tayo ha. Ana, kain po. Sige po. Kain mo! Sarap po. Dagdagan pa, sarap.
Kain lang po kayo, ha. Kuya Omeng, masarap ba yung luto namin? Magsalita ka. Naihiya ko. Opo. Hindi magsalita. Hindi ko sabi maitili. Ilang taon na po? Bale sila po. Dito lang din po sila sa barangay po namin nakatira. Kaya lang po sa pulo po sila nakatira. So, yung pulo po medyo malayo po sa amin. Tsaka yung pulo, anong tawag dito, Nay? Sa bukid po siya, no? Bukid. So, araw-araw po, nilalakad po ni Nanay Delia yung nilakaran namin kanina. Medyo malayo, maputik, lalo na napakahirap pag umuulan. Matagal na po kayong nagtitinda ng gulay, di ba, Nay? Bali ngayon na hindi po kayo nakapagtinda, no? Bakit po? Mahal kasi ang bili. Sobrang mahal po ng gulay ngayon. Kaya ngayon po ay pahinga po sa nanay. Nilambutan ko talaga yan, Nay. Para ano siya, hindi na mahirap niya yan. Bali, dito po pala sa lugar po nila, may anim na pamilya pa po kasama. So, sa mga susunod na araw, sila naman po yung hahatira natin ng pagkain. So, thank you din po kay Nanay Delia kasi hindi namin alam na may mga bahay-bahay pa po pala dito. So, yun, nalaman po namin. So, meron na po tayo ulit susunod na mga makakasama. Alam ko, diba po? Kain ka ba?
Ito pa na kanin. Ayun na. At yun na nga po, tapos na po kami kumain. Nay, masarap po ba yung luto? Masarap, no, masarap. Thank you po. Kuya Omeng, masarap po ba yung luto? Thank you. Ito, puro lang tango kasi hindi masyado nakakapagsalita ng speaker eh. Pero at least po nakikisa na muha po siya dito. So dahil sinamahan po kami ni Nanay Delia at nung kanyang anak, bibigyan po namin sila ng konting pang New Year po. So sana maging happy ang New Year nyo. Marami pong salamat. Sa mga nanonood po na hindi pa po nakasubscribe, please subscribe our YouTube channel, Ewit Mukbang. At pakihit na rin po ang notification bell para manotify po kayo sa susunod naming video. Paano, paalam!